nito kasing earlier part of the year, 'di ba, yung mga bagyo tsaka yung path ng bagyo na apektuhan ng kung anong monsoon yung prevalent. So in the past few months, ang prevalent habagat. So usually yung direksyon ng bagyo, 'di ba, paakyat. So mostly ang talagang tinatamaan parate Northern Luzon, Batanes lately, or kung halimbawa mababa yung pinanggalingan ng bagyo, ang usual na daan niya pwedeng tamaan Central Luzon, Metro Manila. Pero ngayon kasi, so 'di ba, recently nag-declare ng end ng habagat. So parang nasa transition period pa ngayon. So paano yung influence ngayon ng yung path ng bagyo when we're in this transition period between habagat and amihan? Thank you, sir. Si Dr. Nats. Kung tingnan natin ang usual track ng mga bagyo for the month of October, maging November hanggang December. Itong October, halos Bicol and then Luzon ang normal na tracks ng mga bagyo based on historical records. Subalit yung mga nakaraan, during the habagat season, ang mga tracks ng bagyo ay halos Northern Luzon or kuminsan nagre-record ba, no? Now, dahil nag-terminate na ang habagat season, inasahan natin na ang mga bagyo sa buwan na ito at sa mga susunod na buwan bago magtapos ang taon ay talagang relatively lower latitude na, kung hindi Luzon, Southern Luzon or Visayas. Most of the remaining typhoons na magpapasok sa PAR ay talagang mag-landfall. Halos karamihan. Kung pagbasihan natin ang mga historical tracks. Just a follow-up. Dito sa specific example ng Christine, nakikita nyo ba na posible? Kasi sa ngayon, Northern Luzon, yung expected landfall that would be on Friday. If walang magbago dito sa forecast natin ngayong Monday. Pero is there a possibility na lalo pang bumaba yung direksyon since nasa lower latitude mode na yung mga bagyo ngayon? Kung tingnan natin ang forecast track kanina na pinakita ni Ms. Torres, malaki ang uncertainty or areas, yung shaded areas. Ang shaded areas, ito yung posible na magbago ang direksyon ng kung saan tatama ang sentro ng bagyong si Christine. So hindi natin inaalis ang possibility na ito ay magbago, no? Kapag malapit na maglandfall. Sa ngayon, ang sentro ay tinutumbok niya ang extreme Northern Luzon, but posibleng magbago towards siguro south of the current track, maging Central Luzon or even north of extreme Northern Luzon. So medyo yung shaded areas kanina, ito yung mga possibility na pwedeng tatamaan ng sentro kapag ito ay lalapit na sa kalupaan. Kaya masusing binabantayan natin ang bagyong ito kung may mga pagbabago sa kanyang pagkilos. Thank you po, Dr. Nats. Any other queries from our friends in media? Yes, sir. Hi po, Rafael Bosano po sa ABS-CBN. So sir, ito pong Christine ay masasabi natin na influence din siya ng La Nina phenomenon. Kasi di ba towards the end of the year nakikita na mas mataas yung chance ng La Nina. Partly dahil sa inasahan nating dala nitong malalakas na pag-ulan. Although sa ngayon ay nasa neutral, in zone neutral tayo, meaning hindi pa officially nag-develop ang La Nina, subalit nasa cold phase siya ng in zone neutral. Ibig sabihin, konting pagbaba na lang ng temperatura ng karagatan na binabasihan natin upang mag-develop ang La Nina ay halos nandiyan na. Kaya inasa ang dala nitong
malawak no na cloud band na nagbibigay ng mga pag-ulan dahil sa bagyong Christine, ay somehow may influence ito yung namumuong pag-develop ng La Nina during the last quarter of the year. Sir, may pagbabago ba sa projection sa pag-declare ng onset ng La Nina? May mga changes like for example, bumabahagya ang probability of development. Subalit nandiyan pa rin ano 70% chance na mag-develop ito during the October, November, December season. Subalit ang base sa mga forecast models, maaring ito ay short-lived weak La Nina or possibly din maging La Nina-like, meaning hindi na meet ang threshold for La Nina but La Nina-like, meaning inahasan pa rin natin ang impacts ng kapag may La Nina. Kagaya ng inasa natin ng mga malalakas na pangapag-ulan, lalong-lalo na pag may mga weather disturbances like tropical cyclone. Lalong-lalo na makapikto ito sa may silangang bahagi ng ating bansa dahil ito ay nakataon sa amihan season, no? Mga remaining months of the year and the first quarter of next year. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.